For this interview, I have with me one of Manila's models. Unexpectedly, naging modelo siya. Hindi niya po inaakala. But I would like to introduce to you Rose Joy Pinuela. Hi, Rose! Hi po! Hello, oh. Good afternoon, Terrence. Ayan. Anyway, sa akin po nagsimula ito. Ako po una niyang director sa fashion show. At matatandaan ko, training ko pa siya noon as requested by her mentor, Junjun Kambe. Rest in peace, Junjun. But then, paano ka ba nakilala ni Junjun? Kasi ano po, mahilig ko kasi ako magpamanicure sa salon dati. Oh. And then, yeah, iniidolo talaga siya ng pangalan ng Tita Marie Rodriguez eh. Parang malapit lang sa bahay namin. Okay. Tapos nakasama ko siya mag-manicure. Si Junjun? Hindi po, yung Marie Rodriguez. Ah, okay, Marie. Kasi kilala ng idol na idol yung si Tito Junjun. Okay. Sabi niya, alam mo, nag-post kasi si Tito Junjun ng kailangan niya ng looks model. Model na black, tapos afro hair. Yun na lang po yung kulang niya. So parang kakasabay-bay niya kay Tito Junjun. Sabi niya, uy, ikaw talaga eh. Ikaw yung don't fit doon. Ah, so meron, before Junjun, meron pang naka-discover niya si Marie. Hindi siya talaga yung nag-ano sa'yo, ikaya. Apo. Kapag kay Junjun. Apo. Okay. Kasi noong una, bago ako, kasi nakwento ko sa inyo direct na when I started, ako yung nagbayad doon sa agency na naloko. Oo nga, oo. You know, may mga dumadaan talaga sa ganyan. Alam mo yon. At saka may mga basically, may masasamang tao, no? I mean, huwag na natin kung katin kung sino yan. Ipaubay na lang natin sa Diyos kung ano yung ano man ang ginawa niya hindi maganda sa'yo. But then, yun na nga, nakilala mo si Junjun. Okay. And then, ano sabi ni Junjun? Ayun nga, sabi niya, maglakad ka! Pakitaan mo ako na maganda mong lakad. Sige nga, kung gusto mo talaga maging model. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, actually, first time ko po ito. Ito ba yung ano? Ito ba yung pumunta ako sa shop niya? Opo, ito. Kasi siya, ako yung director ng show niya, totoo, diba? Opo. Tapos pinakilala ka niya sa akin. Kasi yung concept. Opo. Diba? Yun ang concept. Kailangan niya ng afro na natural. Opo. Kasi minsan hindi. Pag hindi natural, hindi talaga. Opo. So, yun na pala yun ang simula. No? Opo. And that was Philippine Fashion Week. Totoo. I was surprised. Kala ko, ito na naman ba? Sabi ko, Lord, kasi syempre sana parang, sana totoo na yung mga ganung ano. Kasi syempre, nadala ako sa nangyari before sa akin. So parang iyak ko nang iyak. So parang sabi ko, this is my dream. Na maging professional model talaga. Alam niyo, ito pong si Rose Joy is only 5'6". No, ang height niya. Pero, 5'6", 5'7", mga ganun. Lumalaban ito sa mga matatangkad. Lumalaban sa mga higante. Because she has that look na talagang titignan at titignan, no? At talagang nagugustuhan ng mga not only
only designers, but even brands, yes, di ba? Yes, nagawa mo na. Ano yung ginawa mong brand sa akin? Pensya ba Oxygen? Oxygen. See, nakakagawa na siya ng brands. Kasi I'm sure hindi niya rin na-expect. Yes, yun, when, no? As in, it's my present. Iyak na ako. Oh, oh. And then, ano yun, no? Rose Joy, from then on, dere-derecho na, no? Yes. Dere-derecho na. At alam mo ba, natutuwa ako, yung nakikita kitang nakikagawa ng mga shows. Sabi ko, kita mo naman itong bata mo. Nangarap lang siya noon. Nakilala ko sa shop ni Junjun. Ginawa niya yung Philippine Fashion Week show ni Junjun. Nasaan na siya ngayon? Diba? Ang dami mo nang nagagawa. At saka karamihan, iba dyan, majors, diba? Major shows. Yes. Diba? Kasi, ayoko nalang i-reveal. Hindi naman proper yon. Pero alam niyo ba na hindi na rin siya ganun kapag-gets? Diba? Hindi na rin siya ganun kapag-gets. Pero, pasado. Diba? Yes, diba, Rose Joy? Pasado. Kasi, minimaintain. Yes. Matanong ko. Paano mo minimaintain ang looks mo? Especially your skin and your hair. Ano ang maintenance na ginagawa? Yeah, siguro nag-creams sa skin. It's like, good food talaga. It's a very, yeah, it's a very important. You know, actually, una kong ginagawa, I'm more on gulay. Gulay, and yeah, 8 hours sleep. It's very important. Very important. Yeah, more water. Diba sinasabi ko sa iyo, yes, dati? Yes, water, and water. Yes. Diba? Yeah. And then, ano pa yun sa hair mo? Paano mo minimaintain? Kasi aminin na natin, ang hirap i-maintain niya. Diba? Tama na, direct. Like shampoo. Simple. Yes, direct. Kasi diba may shampoo for that kind of hair? Meron po. Pero hindi mo ginagamit. Yung regular shampoo. Ngayon po, before, no, kasi I remember when binibigyan mo, yeah, you always give me an advice. Pero yun lang, kasi dyan ka pumapasa eh. Yeah. Let's face it, it's a big asset, di ba, na, syempre, you're dark, your ebony skin, tapos, ganun pa yung, may character, may character. Ano pa sa lifestyle bukod dun sa mga physical na workout like 3 times a day workout, then yeah, vitamins is very important. It's like yung maganda, yeah it's very important, yeah, like, you know, you need to be humble no matter what. It's very important. Yeah, prayer is the very best if you have Christ in your life and your heart. Yeah, he's the answer for everything. Pero tingnan niyo yung braso niya. Dati hindi yan ganyan kanipis. Diba? Kasi bago siya noon eh. Diba? Hindi niya pa alam. But kita mo na, through the years, 11 years ka na sa industriya, natuto ka na ng proper measurements. Totoo. Natuto ka na ng, manipis ito. Tawag yan, Barbie arms eh. Yeah. So ganyan. Natuto ka na. Tapos sabi mo nga, pati skincare. Yes. Natuto ka na. So, anong pwede mong i-advise sa mga bata who are also ebony skin? Yes. Na ganyan din ang hair para pasukin ang mga mo. Siguro, my advice ko lang po, just be confident no matter what. Kahit anong lait, ano mo yun. Kasi like, yeah, that's my experience eh. Grabe, when I enter modeling, maraming mga pang-chat. Pati nga ako, binibiro ko siya eh. Hanggang ngayon naman, binibiro ko pa rin siya. Pero good thing this girl, hindi pito. Tsaka you always say, this is for you. Kasi hindi, kasi like, thank you for your life also. Kasi parang mati-challenge ako. Then you always told me like, pero syempre biro lang yun, pero for your own good naman. Of course, lahat naman, di ba? Yeah. Anong pinaka-importante yung lesson binigay ko sa'yo? Pinaka-importante. Siguro no. Kasi parang huwag maliliit. Yung talaga sa isip ko. Well, yung talaga yung syempre, yung talaga yung natutunan ko. Importante. Yes. Yeah. So, anong advice yung bigay mo sa mga bata? Yes, skin, and yeah. Love what you are. I mean, love what God gives to you. You know, yung gift ni Lord for you. Huwag mo ikahiya kung ano ka. Kasi like, that's my, parang,
Yun yung mga nanonotice ko lately sa mga ibang black or mix na mga black ngayon. Kung ano yung hair nyo, love it. Don't mind the people, ano, yung mga sinasabi na lang, like, baluga or negra. Don't mind them. You are beautiful. We are beautiful. Of course. Ano, dapat mahalin natin kung especially in this age of, ano, in this age of, ano ito, yung acceptance. Yes. Diba? Dapat ganun lang. Ano nga ba kuha dito? Ganyan ang hair niya ngayon. Interview ko siya. Pero alam mo, pwede niyang i-ano yan, ibanat, no? Pwede niyang ibanat. Yes. Oo, kasi depende sa look, eh, di ba? Kasi may mga look naman sinusunod sa fashion industry. Pag sinabi nila, i-maintain mo yung hair mo, i-maintain mo lang yan. Pero pag sinabi dapat clean cut, so dapat nakabanat, nakabanat, oh, kaya niya rin. Alam doon pa rin yung face ang ikita ka rin, yes. Di ba? Dapat ano ka naman, di ba? Dapat flexible. Yes, pwede. Matanong kita, so far, ano yung pinaka bongga mong nagawang show? Bongga? Oh. Yeah, December. Yes. Siguro unforgettable sa'yo yung pinaka bongga show. Yes, then. Sabi ko nga sa kanya kanina, when we were walking, sabi ko kanina, alam mo ba na sa akin pa yung picture ng una mong fashion show, na ang ganda kasi na pagkakakuha ng picture. Yes. Ang ganda na pagkakakuha ng picture. It's part of my presentation, part of my portfolio. Yung picture na, that particular picture na, nandatan ko ba yun? Di ba yung afro yun? Na, di ba? Ano ba yung kantang yun? Anyway, forget about it. Hindi ko naman tindahan. Warriors yata yun, no? Yun ang inanuming dito Jun mo eh. Anyway, ano naman ang pinaka, sa tingin mo, downside ng fashion industry para sa'yo? General ha, not just about you. General. So para you can speak on behalf of the world, ano yung pinaka, sa tingin mo hindi maganda sa industriya natin? Yung tipong ano, well, hindi na nawawala yung mga, intriga. Oo, yung mga ganun. Cheese. Yung mga chismis like that. Tsaka ano, marang, yeah, sa industry kasi natin, you need to be wise eh. Ano mo yun, maraming mga, tsaka matapag dapat ang sige. Totoo, maraming offer na, yeah, yung mga unison, pero dapat, ano, you need to be wise. Alam mo, matalino. Yes, yeah. Kailangan matalino ka kung kukunin mo ba to or what. And discerning. Yes, yes po. Nakagawa ka na ba ng mga commercial? Yes. I know, like what? Sige nyo, kwento mo nga. Yes. Ano yung mga yes. commercials mo nagawa? Print ad or TV commercials? McDonald's. McDonald's. See? And marami. Marami siya. Lately, book the big brand like Dove. Oh, diba? Oh, ganda. Pepsi. Pepsi, big brands. Yeah, yes. Big brands. Mountain View, like that. Oh, see? Yes, oh, kita niya? Alam mo ito, nangarap lang po ito. Yes. Sinubukan niya. At successful naman. Diba? Ano naman? Nagawa niya naman. Ngayon, ginagawa niya na. Yes. She's living her dream. Diba, Rose Joy? Yeah. Hindi mo in-expect itong mangyayari sa'yo. Kasi simple pangarap na naman meron siya dati eh. Opo. Diba? Hindi naman talagang big. But look at the brands that you're doing. Totoo. Kasi direct, ano eh, when I started, ang daming mga, yeah, kasi aminin ko na like, you know, mga kain na ginagawa sa akin, na I'm not belong here in the Philippines, kasi my color, ganyan. So parang like, eh kasi hindi ko nga nakita yung father, you know. Another case. Yes. Marami kayong ganyan. But you know, mabuti lang positive ang mga attitudes ninyo. Totoo po. Di ba? Your father is Black American. Yes. Ah, okay. So hindi niya na pinagamit sa family name. Hindi. Si mami mo na. Si mami. Oh. Okay lang yan. Yeah. He's so beautiful. Para isipin yung mga ganyan problema. Yeah. And you have a better future. Yes, po. Di ba? Ganun lang naman yun. Yes. Ano
ano naman ang plans in the next 5 years? Actually, I'm planning na international. Even like, yeah. Okay, ano ka ba? No, I like, yeah, okay. Yeah, I'm 38 now. Yeah, but you know, I don't mind the age as long as this is my dream. You look young. Praise God. You don't even look your age. Yes, and this is my dream kasi. So parang like, wala naman ako nagmamalaki. Kasi like, from my experience, you know, like, my mom and my other family na, parang, yun lang ba pa yung, parang, I try my, alam mo yung inaano din ako, pero like, Ako, natatandaan ko talaga, nagsisimula ito. Binanakad ko pa siya ng mall. Yes, sir. Di ba sa bahay ni Junjun? Ito. Diba, lakad ka nga, lakad ka nga. Lakad naman siya. Tapos mo, ganito, ha? Ganito. Tapos nung lumakad siya ng fashion week, hindi niya alam siya pa ang first day. Totoo. Imagine siya ang first day. Sabi niya naman sa industriya, malaking bagay ang first and last days. Di ba? So doon mismo, kabago-bago niya, siya ang first day. Aquarius. Yeah, because of the record. Hindi, tsaka ayaw mo na kalimutas Tito Jun. Yeah, Tito Jun. Rest in peace, Jun. Sobra. I mean, thank you for introducing Rose Joy sa industriya. Nabago mo ang buhay niya, Jun. Ito. Nabago mo ang buhay niya. Siguro nasaya ka na dyan, makikita siya na ganito na ka-successful sa industriya. No? Yes, pagdasal mo lang siya pala. Yeah, once lang. Yeah, sobrang pray for you. So, meron ka ba ano? Among the models, here or abroad? Meron ka ba inidol? Si Jasmine. Oo, Jasmine. Ina-idolize ka pala. Yeah, si Jasmine. Yeah. He's so humble kasi, like, Napaka. Parang walang problema sa bahay. She's always like happy. Oo, lagi nakatawa. Oo. It's like amazing. Oo. Oh, napaka-bait na tao. I mean, I think that's why she's also blessed. No? Para ikaw, blessed ka din. Kasi malapit ang loob mo sa Diyos. So, di ba? Isinurrender mo na sa kanya. Yeah, sir. Oo. Oh, kaya ganyan. So, Rose Joy, you know what? Friends, this is a Sunday, a rainy Sunday. Yeah. Mag-church po ito eh. Ako naman eh, I just really came to interview Rose Joy. Kasi I really want her to be part of my YouTube interviews. This is an example of a success story in Philippine fashion. So ladies and gentlemen, Rose Joy Pintana. Thank you so much, sir. Yeah. Say bye-bye to everyone. Bye. Thank you so much for watching, and till next time, love you guys.